Okay, ayan po ang website ni ang kanyang page. Mm-hmm. Ayan. Ito po, nakita nyo itong video na yan? Ah, ito, ayan. Grabe po, sobrang nakakaiyak po ito. Ay. Kasama po si Mocha sumalubong sa, ilan ba ito? Mga nakremate nating kababayan sa Saudi. Ayan yan, oh. Okay? So, pinuntahan niya mismo yung mga, ayan, siya mismo nagatid. Siya mismo nagbigay. Nakakaiyak yan. Grabe ko nga. Paano mo, alam mo yun? Pero syempre, kaya si Mocha nagpunta dyan para kasi nakikita nila si Mocha na malapit kay Presidente. Eh syempre, hindi naman kaya ni Presidente gawin lahat to. So siya na mismo, sinasabi niya, mahal kayo ng ating Presidente, bibigay niya lahat ng tulong. Ayan si Mocha, oh. Madaling araw yan. Inabot na yung tanghali hanggang hapon hanggang gabi na yan. Okay? O ito ngayon, itong oras na ito, 2 hours ago, oh. Hanggang ngayon, nag-iikot pa siya. Okay? Nag-iikot siya sa mga hotel. Yan ha, wait lang. Isin natin ng pindot. Wait lang. Okay. Yan, okay? O, ito siya. Yan ang suot niya. O, antara. Sabi ni iba, kahit naka-PPE, sexy. O, diba? O, mamaya na yan, okay? Yan yung mga feed ng ating gobyerno. Nagagalit kasi iba dito, ba't daw ba pinapayagan ganito, nagbabayad daw ba yung gobyerno sa... Hindi ho. Hindi kailangan magbayad. Basta i-post lang nila, oh, yan, oh. Okay, ayan yon. Pakita ko pa, wait lang. Sa baba pa yun eh. Ang bagal ng internet ko. PLDT! Okinawa kayo! Ang bagal-bagal na ng internet. Ba't ganito ito? Oh, ito naman, oh. Ito yung sinasabi kong mula sa Saudi, ihatid sa ilo ang mga cremated remains ng 4 nating OFW na nasawi sa Saudi. Okay? Siya mismo sumalubong habang naghihintay ng boarding, nakapagkwento din sa mga ano, ayan. Mga pumuntang Iloilo, Bacolod, yan, okay? So, yan si Mocha mismo tinitingnan, sinisigurado na kung okay ba ang kalagayan ng ating mga kababayan na umuuwi. Ito. Siya mismo ang pumunta kung ano yung proseso. Kasi, di ba, yan yung nagiging problema. Yung una, yung proseso. So, siya mismo sumasalubong at sinisigurado niya na maayos ang proseso dahil pag hindi maayos ang proseso, sumbong niya kay tatay. Ganun naman kasimple yung trabaho niya. Ayan, oh. So, ayos yung proseso, di ba? Oh, ayan. Oh. So, baka sabihin niyo hindi nakaano dito. Siyempre, kasi sinaswab yan eh. Ganyan-ganyan. Oh, pinapakita. Oh, ayan. So sinisigurado niya, ito naman sa Marina, yung mga trabaho ay naaayos, nagagawa na maayos. Ay, naku, nag-exit na naman. Rewind na naman ako. Ano ba yan? Oh, diba? Ayan lang naman ang ginagawa niya. Araw-araw, so sinisigurado lang niya na naaayos yung mga OFW. Okay? Ito pa. Ay, wait. Ito naman, oh, yan. Ito, kinausap niya mismo yung mga ano at sinishare niya kung papaano. So, ayan yung mga views niya, 2,000. Para alam na ng mga OFW pag uwi dito kung anong gagawin. Okay? Ay, tama. Sa Bacolod nga sa amin yan, bossing kaiyak. Oo nga eh, sabi ko nga sa inyo. Ito, oh, tingnan niyo itong post na ito. Ha? Oh, hindi ako nagsabi nito. Ha? Baka akala niyo ako. Oh, ayan. Oh. Ayan. Salamat talaga sa OWA. Ang bilis kong nakauwi sa pamilya ko sa Cebu. Mactan Airport and Official is the best, especially to OWA. Great job po. Ayan na, OFW yan. Hindi ako nagsabi niyan at hindi troll yan. Okay? Ito yan. Okay, ito to. Ito yung human remains na sinalubong nila. Mother niya. Happy birthday, mother. Mother ni Mocha. Ang tawag namin dyan, mama. Ano yan eh? Mama Mocha yan eh. Yan ang mama ng Mocha Girls. Pag may sakit ang Mocha Girls, kay Doktora Uson sila nagpapatingin. Ha? Ay, nawala yung tutok. Okay? So, ganun lang naman ang ginagawa niya. O, ito naman isa, di ba? Napakita ko na sa inyo to. Isipin mo, sa OFW, Conrad Hotel. Ang taray! Libre pa pagkain. Ano ba ito? Eh ngayon lang yan. Tapos ang mga comment, papakita ko yung comment sa inyo. Baka naman kasi hindi nyo nakikita din eh.
Baka yung mga katulad ni Kay Brosas, medyo baka nanonood yung mga troll dito. Manood lang kayo na manood, ha? I-troll nyo lang ako na i-troll, ha? Wait lang, wait lang. Wait lang. Ah, wait lang. Kasi naman to si ano? Puro na lang ito. Ito, ito. Ay, naku. Ito, 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 ito. Ito, pakita ko lang. O, yan. O, yan. Wait lang. O, ito. Ito naman, sa ano siya? Sa... Wait to. Ano ba ito? Oh, salamat po sa assistant ninyo at ng OWA, Ma'am Oka. Mabilis po ang pag-uwi namin sa aming probinsya. Bumaba ako nung 19, ka-uwi ka agad ako after swab test. Result came out in less than 24 hours. Good job. More power and keep safe always. Diba, naalala ninyo? Pansinin mo naman ako. Galit na galit si Marijoy. O sige, ito na nga. Oh, kao naman, nagdi-discuss ako dito. Hello po, Madam Marijoy Tomayori. Ayun po. Ba naalala nyo noon, ang tagal-tagal ng proseso, inaabot sila ng 2 linggo? Pambihira, swab test, 2 linggo? Hanggang to the point na, si Mocha nga, ayun, nagsumbong. Sumbongera ito si Mocha eh. Siyempre, yun naman trabaho niya eh, sumbong kay Presidente. O, di sabi ni Presidente, ano to, bakit ang tagal? Pwedeng bilisan nyo, ayusin nyo. Binilisan, o, 24 hours na ngayon, o. Diba? Ayaw nyo ba niyan? Sige nga, tanggalin nyo si Mocha sa eksena. Baka ang tagal-tagal pa rin yung mga OFW na yan. O, diba? Kaya nga nagalit-galit yung isang senador dyan. Galit na galit siya. O, bakit ganito? Bakit ganito? Sinisisi kami tuloy ngayon. Eh, sino ba dapat nang sisihin? O, diba yung nagpa-process ng ano dyan? Ng swab-swab? Galit na galit. O, isa lang yan, ha? Okay, ito pa. Baka naman sabihin nyo, niluloko ko kayo, eh. Oh, ito naman, oh. Ito rin isa, oh. Ayan, oh. Thank you, Ma'am Mocha Uson, sa pagbisita sa amin dito sa... Ay, Saboy Hotel. Bawal po kami lumabas ng room namin. Sayang, di ko kayo nakita. Pakisabi kay Titong... Tatay Digong, maraming salamat po kasi di niya pinababayaan ng OFW. Siyempre, yung media, hindi i-report yan. Gaganda imahe ni Presidente, di ba? Kaya kayo na lang sana mag-share. Sana i-follow niyo yung Margo Mocha Uson na page. Nandun ho lahat ng good news, okay? Sinishare din naman yan sa Mocha Uson vlog eh. Ito naman, OFW Doha, Qatar. Sa totoo lang, ngayon lang sa administrasyon ng Pangulong Duterte, naramdaman namin mga OFW na may malasakit sila sa amin at pinaparamdam ng Pangulo dito na malaki ang natutulong sa... Yan, oh. So, ramdam na ramdam nila ngayon, okay? Ngayon, sabi ni bakit kami? Bakit kami? Siyempre, hindi naman ho lahat kayang tulungan ni Mocha. Ano si Mocha Superman? Ay, Superwoman? Ano to si Mocha si Darna? Hindi naman siyempre kaya lahat. Pero masasabi natin, kung meron mga 100%, 80%, 90%, eh natutulungan naman ng OFW. Siguro may mga sumasablay. Wala namang perfectong gobyerno. May 10% na sumasablay. Kaya lang, yung 10% na yon palalakihin ng media. OFW, nangiwan ng ano? Ganyan. Oh, merong hindi nasundo. Ganyan. Oh, nag-commute, nag-antay. Ganyan. Pero yung mga magagandang ganito, saan kayo? Sige nga, tanungin ko kayo, saan kayo nakakita ng ganitong balita sa media? Tapos sabihin nyo sa akin na hindi bias ang media. Ang sagot nila, eh hindi naman kasi namin trabaho ang i-promote ng kahit sino mang ano, kanino mang opisyal. Hindi yun ang sinasabi namin. Ang sinasabi namin, ipakita nyo yung 2 mukha ng gobyerno. Oo, may pangit. Sabihin na natin, may pangit. Nandyan si Duque, ganun. Biro lang. Di ba meron talagang hindi sa medyo sablay dyan? Pero meron namang ding talagang maganda na hindi nyo na pinakikita. Di ba o, yun naman talaga ang problema eh. Marami ho talaga sa ating media na walang pakialam. Ang gusto lang yung pangit. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto nyong malaman, pumunta kayo sa Mocha Ma... Eh, sa page niya. Asan na ba uli yung page niya? Pakita ko uli, ha? Ito po yung kanyang page. Wait lang. O, yan. Yan ang kanyang page. Margo Mocha Uson. Yan na po ang kanyang bago. Bakit ba siya nagpapapalit? Alam nyo kasi ganito yan. Wala na po kasi siyang panahon na makipagbanatan. Dahil wala na pong tulog. Yung, kung isis, ibabanat niya pa,
eh tutulog na lang niya. Ay pagod na yung tao, kaya nga sabi niya, oh, kayo nang bahala dito sa Mocha Uson. Sabi ko kasi sa kanya, eh sayang naman yung Mocha Uson vlog. O sige, yung team na lang ang bahala dyan. O basta i-share nyo na lang kung ano yung ipopost dito sa aking ano, isang account. So sinishare na lang niya. O kahit nga sa Twitter eh. O. Ayaw niya na kasi makipagbanatan. Bakit? Wala namang sense yung mga dilawan eh. Yung dilawan, dugot kulay niyan, dilaw na talaga. Yung mga pula at mga makakaliwang grupo, dugot kulay niyan, pula na talaga. Hindi yung magbabago yan. Kahit anong ganda ng administrasyon, kahit anong ganda at ginagawa ni Pangulong Duterte, pangit sa kanila. Alam nyo nga eh, di ba sinasabi nila, oh, dati, minura daw na ni Pangulong Duterte ang Diyos. Ah, talagang headline yun, lahat yun, pati international, lumabas. Ngayon, yung post naman ni Pangulong Duterte about God na sinasabi niyang, let's pray. Ito, sandali ha. Ano ko, wait lang. Ito lang ha, ipakita ko lang. Kasi may nakita akong post, ay sinabi ni Pangulong Duterte na maganda about God, hindi naman din pinakita. Sabi ko nga, sa dami-dami ng yung pangit pa talagang ipapakita nila. Oh, ito. Wait lang. Marunong ang Diyos, ito ang sabi ng Pangulong Duterte. Hindi tayo pababayaan, lalo na Pilipino tayo, Kristiyano tayo. Dedicate your sacrifice to the Lord. Dedicate the suffering for the country. Ang ganda. Hindi ba balita? Bakit to? Kasi sarado na talaga ang isip nila. Yun ang problema eh. Kaya sabi ni Mong, wag ko nang banatan, wag na siyang humirit. Sarado na yan. Kahit anong gawin niya, eh siguro kumain niya, lumunok pa ng apoy yan si Mocha, ang sasabihin talagang masama pa din. Di ba lahat po talaga? Kahit na nakikita nyo na, ha? Tanungin ko nga kayo, gawain ba ng official yan mag-PPE pa pumunta bahay-bahay? Parang ginagawa niya halos bahay-bahay. Kaya lang hotel. Kasi hotel yung pinagdadala ng mga OFW. Sa totoo lang, hindi niya na kailangan gawin yan. Bakit? Eh meron namang mga staff eh. Di ba? Meron namang mga staff ang mga OWA. Bakit nag-hands-on si Mocha? Sisiguraduhin niya na yung balitang nakakarating sa kanya na okay yung mga OFW. Kasi siyempre sabi ng mga staff, ma'am, okay na po. Report namin. Okay na po yung mga OFW dito sa hotel na to. Okay na po. Pwedeng, hindi ko sinasabing gaganunin ha, pero pwedeng lokohin lang si Mocha at sabihin eh, oh okay na, sabihin na natin okay, baka mami sabihin pa na naman kay Presidente yan na hindi okay, magagalit na naman si Presidente. Anong ginawa ni Mocha? Siya na mismo ang pumunta. O pupuntahan ko, okay ba yung kalagayan ninyo? O di ba? Pag hindi, ay sige, good luck sa inyo, yun lang. Diba? Sisiguraduhin niyang ayos yung pagkain. Sisiguraduhin niyang inaalagaan kayo dito. Pag hindi kayo inalagaan at babagal ang test result, eh may kakadatnan kayo. Pero syempre, yun nga yung sinasabi natin, hindi naman kaya ni Mocha lahat yan. Ano to? Minuminuto ng buhay niya, paikot-ikot lang siya. Alam niyo ba, ang daming OFW umuwi kada araw? As in, sobrang dami po nilang umuuwi. She takes her jobs personally. Ay, alam mo, kasi kilala ko yan si Mocha. Ito, hindi dahil at... Ulitin ko, hindi dahil artist ko yan si Mocha noon. Pero kilala ko yan si Mocha. Pag nagtrabaho yan, ayaw niya ng hindi extra mile. Ha? Sabi ko sa inyo, to the point, yung panahon namin sa Mocha Girls noon. Sumusuka na yan... Nahihilo na yan, tumumba na yan one time sa likod sa dressing room. Kasi sa sobrang pagod. As in, tumumba na siya. Anong ginawa niya? Sabi ko, Mox, wag ka nang sumalang. Bahala na kami. Ako nang bahala dito yung mga girls na. Sabi niya, ayaw niya. Gusto niyang ipakita sa girls na hindi pa pwede, the show must go on. Kasi yun ang ganun ng artist eh. So sa totoo, alam niyo kung ano effect nun? Di nun nawala na siya sa mga girls? Walang maglalakas loob na magsasabing hindi ako magsushow dahil may sakit ako. Ha? Kasi ang prinsipyo namin noon, hanggang hindi ka nadadala sa ospital, magshow ka. Hanggang hindi ka dinudugo, magshow ka. Kasi ganun ang artist eh. So pinakita niya yon. As in, nagsusuka na siya. Tanda-tanda namin yan. 2016, lalo na nung election. Nung campaign.
alam, kitang-kita ng mga kaibigan namin, kitang-kita ng mga taga Davao yan. Sumusuka na si Mocha sa van kasi hindi niya kinakaya dahil tatlong kumpanya ni... Alam mo si Presidente, sipag nung, grabe. Tatlong campaign yun. Sa tatlong lugar yun, pupuntahan ni... Una kami, darating si Presidente, lilipat namin sa pangalawa. Darating si Presidente, lilipat namin sa pangatlo. So, nung mga pangat-at ang biyahe nito, ah, yung biyahe hindi biro, mga 6-8 oras lang naman by van. Kasiksikan kami. Ngarag na, si Mocha, sige, tuloy lang natin para kay Presidente. Para kay, ano yun, sa... Kaya, pikun na pikun kami noon, nung sinasabihan kami ng may bayad. Sabi ko nga eh, ulol ba kayo? Kasi ang nasa isip namin noon, kasi at that time, medyo, alam na natin, na pag-graduate na rin si Mocha in terms of edad niya, ang sabi niya, bago man lang ako umalis ng Mocha Girls, eh maibigay ko yung something para sa bayan. Yun talagang nasa isip niya noon. Kaya talagang lumaban siya, tinodo niya. Kaya alam ko, okay? Hindi man siya magaling sa arguments. Hindi talaga siya magaling. Ayaw niya kasi nakikipagtalo eh. Hindi rin siya magaling pag galing sa bakbakan, yung masalita, yung... Kasi wala naman siyang alam sa politika in terms of political words, yung mga policies, hindi niya alam yan. Basta siya magsilbi, yun na. Pero alam ko na talagang itong tao na ito, pag ito binigyan ng task, siguradong gagawin niya. To the point niya, kahit mainis yung mga kasamahan niya, kasi alam mo, ganito yan ha, papaliwanag ko sa inyo, okay? Papaliwanag ko, sa gobyerno kasi, sa loob ng gobyerno, pag ikaw masipag at siniseryoso mo yung trabaho mo, marami kang makakaaway. O, ulitin ko yan ha. Sabi ko sa inyo, totoo yan. Sa gobyerno, pag ikaw pumasok dyan, kailangan kang ano, sumakay. Magpakain sa sistema. Ano yun? Magpabanjing-banjing. Totoo yan. Naalala ko yan. Relax ka lang. Sumahod na lang tayo. Ganyan lang. Tapos kung ano lang yung ano sa atin. Kaya, hindi nyo napapansin, maraming mabagal. Bumalaw sa gobyerno. Kasi ayaw nila ng istorbo. Ang gusto lang nila, sige na, okay na yun. Oh, ito. Ayaw nila yung mag-extra effort. Pili lang. Ang talaga makikita mo na ito, nag-extra effort. Itong tao na to. At pag ikaw nag-extra effort ka, as in pag nag-extra effort ka ng trabaho, babanatan ka pag tutulungan ka. Yan yung nangyari sa kanya nun eh. Pag kung, di ba, totoo lang, pwede naman nung nasa PCOO siya, oh, prestigioso na yan. You are an assistant secretary. Kasama mo lagi si Presidente. Oh, di ba, pwede ka na nung mag-relax-relax eh. Ba't mo paaawayin yung iba? Pero siya, anong purpose niya nun? Galit na galit siya kasi bakit nauuna yung media na makaalam nung balita? Tapos, ang kasi ganito nangyari nun, magsasalita si Presidente. Mauuna media. Okay? Ano na, pagdating sa media, na-twist niya na yung mga sinabi ni Presidente. So pagdating sa tao, na-twist na. Doon galit na galit si Mocha. Kaya sabi niya, gagawa ko ng paraan na maunahan ko yung media para bago pa ma-twist ng media, yung talagang gustong ipahatid ni Pangulong Duterte sa tao, eh masabi niya. Eh ganun din si Presidente noon. Gusto niya, ay ito yun, every time, ilang beses na nangyari ito ha, okay, hindi lang isang beses, interview niya si Presidente. Sir, ganito po kasi yung issue ng ganito, magsasalita si Presidente. Alam mo, ganda nyo, di ba? Sasabihin niya yung totoo, tapos magugulat si Mocha, hala, totoo bang sinabi ni Presidente yon? Tapos sasabihin niya, sir, talabas ko ba yun? Kasi siyempre, nakakasyak eh, yung mga sinasabi. Sabi niya, oo, siyempre, ganyan, ilabas. Oo, kaya ko nga sinabi. Oh. Tapos pag nilabas niya yun, marami nang magagalit. Oh. Ganyan na nangyari sa kanya noon. Bakit? Naunahan sila at the same time, maayos yung sinabi ni Presidente, palaban yung kailangan kasi. Nung una, ganyan na nangyari. Kailangan kasi, pabulaklakin muna yung sinabi ni Presidente. Sabi ko, hindi... Kaya nagustuhan si Presidente, it's because of ano eh, of his ano eh, yung pagiging prangka niya. Tapos gusto mong pabulaklakin yung sasabihin niya. Ano to? Taon-tawa kami noon. At saka si Presidente, di ba? Ito ah, bibigyan ko na yung sample. Sandali, salamat muna R. Pabuna 2939 sa $10. Binabati originally from Davao, Los Angeles, ganyan. Thank you very much. Di ba naalala niyo noon? Ito ha, naalala niyo yun. Si Presidente, may kasamang kumakain na babae. Oh. Naalala niyo yun? Tapos ang kumukuha ng video,
si Senator Bongo. Sap pa siya nun. Nung nagbibidyo siya, biglang humirit si Presidente, kuwanan mo siya! Ganun-ganun. Naalala niyo yung interview na yon? Kuwanan mo! Nagagalit si Presidente kasi parang ayaw, siyempre, kung pwede, huwag na ipakita yon. Baka kulayan na naman ng iba. Eh, yung tao na yung kinakausap yung kasi meron insight na galing, merong ano. Ganun si Presidente. Ayaw ng mga nakapaligid sa kanya. Except si Senator Bongo. Ha? Napaka-okay ni si Senator Bongo. Si Senator Bongo ang talagang okay yan. Panalo yan. Kakampi natin yan. Masasabi ko sa inyo. Yon, tama. Straightforward, no? Sugarcoating. Yan ang gusto ni Presidente. Eh, nung una, eh, talagang sinusugar ko. O, ngayon, meron pang ang panahon. Ito ha, sasabihin ko sa inyo. Okay, maingay. Atin-atin lang to. Atin lang to. Ito, totoo to. Galing mismo ito dun sa... Pwede ko bang sabihin? Ang chismoso mo! Galing to mismo sa head nung... Basta. Okay. Sabi ba naman, binulungan yung head? Sabi. Huwag mo munang... Nasa ibang bansa si Presidente. May mainit na issue. Sabi sa kanya, huwag mo munang i-live yan. Ha? Sabi sa kanya, binulungan siya. Isang, huwag mo munang i-live yan. Paunahin muna natin yung Malacanang press cartel. Ganyan sila. Sa loob yan, ha? Official to official yon. Eh, syempre, hindi naman pumayag si isang official. O yun, lumabas tuloy. Kaya ganyan. Kaya maraming nag... Kaya nga, si Mocha, pwede naman siyang mag-relax na lang eh. Yung, okay. Wala mapuputukan, wala maaaway. Ang problema ko, sabi ko nga sa kanya, pag nag-uusap kami, sabi niya kasi, Bay, paano ba ito? Ganito na naman, may nakikita na naman siyang hindi maganda, sabi niya. Sabi ko, ganito lang kasimple yan. Mocha, sino ang naglagay sa iyo dyan? Tanungin kita. Si Presidente. So, si Presidente din ang magtatanggal sa iyo. Wala nang iba. Okay? So, ibig sabihin niya, isa lang ang amo mo dyan. Kahit may mas mataas ka pa dyan, si Presidente lang ang pinaka-amo mo dyan. Siyempre, taong bayan. Okay? Baka naman siya sabihin, hindi, taong bayan. Baka kayong piloso po, kayong tanga-tanga. So, siyempre, oh, si Presidente. So, anong dapat mong gawin? Isumbong mo lahat ang nakikita mong hindi maganda kay Presidente. Pag sinibak ka, hindi ka nila kaya sibak. Appointee ka eh. Si Presidente lang pwede sumibak sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Diba, kaya ka duluduluhan, may chismis pa na sumibak. Tapos naglabas kami ng video. Ito ba ang sinasabi niyo sumibak? Oh, si Presidente mismo nagsabi ha. Of course, hindi ka. Lahat, nasa likod mo kami. Yan ang laging sinasabi ni Presidente. Alam niyo pa ang laging sinasabi ni Presidente kay Mocha? Mocha, you're not ano. You are a friend. Kasi iba, pag si Presidente nagsabing you are a friend, ay patay ka. Matindi yun. Hindi ang turing kay Mocha is parang empleyado lang niya. Hindi ganun. Talagang, kasi alam niya yung puso ni Mocha na wala namang, walang nilapit na proyekto si Mocha kay Presidente, ha? Sa lakas niyang yun na pwede niyang, alam mo kasi, di ba, sinabi, kinuwento ko sa inyo to eh. Nung pagtungtong na pagtungtong ni Presidente sa Malacanang, ay, grabe, dumami ang kaibigan ko at kaibigan ni Mocha. Nag-abutan na sila ng mga folder. May abot silang folder. Bye. Pakisabi naman kay Mocha, oh, ito, may project dito, maganda ito. Kailangan tong ayusin ni Presidente. Ganyan yan, ha? Tapos, iabot mo lang yan. Kami nang bahala sa'yo. Ganyan. Ganyan ang kalakaran dyan. Hindi nyo lang alam. Ganyan. Inis na inis ako. Sabi ko talaga nun. Ano ma itong mga hudas na ito? Kaya pala kayo nangampan niya kay Presidente dahil sa project. Alam mo yun, sabi ko, kaya nyo pala kinampanya dahil gusto nyo ipasok yung mga kumpanya ninyo. At sabi ko sa inyo, never kaming nag-abot ng folder kay Presidente. Sa katunayan, unang-unang inabot na folder ni Mocha. Naalala nyo yun, the first, unang-unang, okay? First nga eh, unang-unang inabot na folder ni Mocha kay Presidente ay yung suggestion ng taong bayan sa kanya. Top 20 ba yun? Top 10. The first interview na nagalit ang mga media, paano siya nakapasok dun sa Dabao? Kasi ano yung nakapila na lahat ng mga negosyante. Kanya-kanya ng proposal yan. May proposal sila. Lahat ng mayayaman nandoon, promise. Nung
ang tawag pa lang sa kay presidente noon, parang mag-a-assume pa lang siyang bilang presidente, nasa Davao siya. Grabe ang pila mula sa labas. 6 na oras kami nag-antay. Kahit mga Koreano, mga Hapon, kahit diplomat, nasa labas nag-aantay, nakapila. Doon ka lang makakakita, first time nang walang VIP, nakapila sa lahat sa labas. Tapos pagpasok namin, sabi ni si Mocha, lapit siya, Mr. President, nag-survey po ako sa social media, ito po yung kanilang suggestion. Pak, abot. Alam nyo, nag-iba yung aura ni Presidente. As in, nakita namin, nag-iba. Kasi alam kong naiirita na siya dun sa lapit, hingi ng pwesto, hingi ng programa. Eh si Mocha nun, as in, paglapit niya, hindi siya humingi ng pwesto, binigay niya, Mr. President, ito suggestion ng mga netizen. Tapos kinabukasan, nag-announce siya. Isa yun, number one yung sa suggestion na hiningi ng netizen. Kaya tuwan-tuwa kami doon. Tapos lumabas lang kami ng wala. Bye-bye, Mr. President. Thank you very much. Yun yung unang photo namin na presidente na siya. Hindi nanghingi ng pwesto si Mocha noon. Kaya nga noon, after ng ilang buwan noon, sila na mismo nagtanong, Mox, saan ka ba pwede makatulong sa gobyerno? Yan ang unang tanong. Marilyn Pafianco, salamat sa 1,220. Bye, Kaloka. Inaway ako doon sa FB ni Mocha. Sino dyan? Sino doon? Bakit? Sino nag-away sa'yo doon? Bakit ka inaway? Ano sinabi mo? Kwento mo nga. Kwentuhan tayo. Inom lang ako, ha? Inom lang ako, ha? Daldal ko na dito. Mamaya pa, meron pa tayong babanatan. Pasayawin po muna natin si Banat Boy, ha? Banat Boy! Punta daw ako, sabi nito, doon sa Twitter ni John Lapos, interesado siya sa'yo, pinagpipiesta ang kanila doon. Hayaan mo sila! Magtipon-tipon sila doon. Basta kayo kasama ko, okay na ako. Happy na ako. Alam mo kasi ganito yan eh. Nagtaka sila bakit nawala yung Twitter ni Mocha, napunta sa daw sa akin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit po, si Mocha wala na huyang panahon. Para mag-tweet-tweet pa. Sabi niya, ito, gamitin mo na lang. Kasi nga, hindi nga selfish yan si Mocha. Hindi yan yung tao na akin to. So, akin na. Isipin nyo ha, yung Mocha Uson Vlog na page ha. Kanya yun, 5.7 yun na followers yun. Sinabi niya, sige, use it for the team. Use it kung sino mga kailangan ng tulong, DILG, lahat. Ibigay niyo yung tulong, i-share niyo, ilagay niyo dyan para matulungan. Pero kung pustahan tayo kung ibang yun, kung ibang vlogger yun, hindi, akin to, 1 million, 5 million, akin to. O, diba? Ganun kasi, hindi selfish. Sabi ko sa'yo, napaka hindi selfish ni Mocha. Sobrang niyan. Ay nako, wala akong comment diyan, promise. Oo, hindi yan kasing talino nung iba pagdating sa logic, sa argument. Awayan, hindi ganyan yan. Pero serbisyo, totoong puso, wala akong masasabi diyan. Wala akong nakitang higit pa diyan. Okay? Promise, wala akong nakita. Grabe ho yan, magtrabaho. Hindi sa nanloloko ako ha. Ang mga talagang nakita ko magtrabaho na maayos, yan. Si Senator Bongo, ay grabe yan. Sira din ang ulo niyan pag nagtrabaho. Si Greco. Ayan, yan ang mga talagang mga, alam mo yun, nako, panalo. Ay, nako. Oo, yung Maynila, daningil daw ng 100,000. Totoo ba yun? Grabe yun, ano? Ano yung swimming pool? Bakit ba nakikisaw-saw sa'yo yung mga artista? Galit na galit to kasi sila. Kasi ito ha, mga kabanateros natin yan ha. Ewan ko kung lumatawag natin sa isa't isa. Mga kakosa, okay. Ganito yan. Nagagalit kasi nila, itong mga video na to, sinishare nyo eh. Itong mga video na to, ang daming mga nagkukuha. Tapos sinishare nila. Diba? Nag-YouTube. Kung saan-saan nga ito eh. Nakakainis nga, mas madami pa silang viewers sa akin. Kasi nga, sa isang araw, ang daming nangingi. Sasabihin na, Banat Boy, pwede ba namin i-download yung video mo, i-upload namin? Kung selfish lang din ako na tao, ba't ako papayag? Kita ko na to eh.
kaya lang sabi ko nga na andi dito tayo sa YouTube para tumulong sa kababayan natin. Yan ang purpose natin eh. Kaya kung sino yung may kailangan, wala, hindi na kayo kailangan magpaalam. I-download nyo na lang, i-upload nyo kung gusto niyo. Kahit kayo na kumita, walang problema sa akin yun. Ang importante, kumalat ang totoo. Ang importante, yung mga OA na artista na yan, yung mga sinungaling na artista na yan, masuplak natin. Magsasama-sama sila dyan eh. Tignan mo, nag-aaway-aaway na nga sila eh. Galit na sila sa isa't isa eh. Bakit? Eh kasi daw. Eh si ano, papagalitan. O, diba? Kaya ngayon, nagpaparinigan ang gulo-gulo nila. Kasi totoo naman eh, pag sinungaling ka, dediretsuhin kita. Pag mali ka talaga. Hindi ako perfecto ha. Sasabihin ko sa inyo, ang dami kong maling grammar or whatever words. Hindi ako matalino eh. Pero doon tayo sa totoo. Pag mali. Kayo naman, iba-iba yung hawig ko. Ngayon naman si JB Sebastian. Sama na ugali ninyo ha. Yan, tama ka dyan Sir Rudy. Truth will set you free. Always put, alam mo ganito yan eh. Sabi nga diba ng Biblia. Totoo ito ha. Lahat magugunaw. Except ang kanyang salita ay may isa sa katuparan hanggang dulo. Tandaan nyo yan. Kaya yan ang pinangahawakan ko eh. Yung totoo, dun tayo. Oo, sasabihin na natin may mga mali sa gobyerno. Marami naman talaga. Sino naman nagsabing hindi? Pero wag naman natin yung tanggalin yung hindi yung magagandang nagagawa ng ating gobyerno. Wag naman ganon. Masama naman po yun. Iyam ba to? Lamp brown rice. Nagutom tuloy ako. $15. I love you. Re-upload ako later ha. 2:30 news report. Sure, no problem. Kalat nyo lang eh. Kalat nyo lang ang kalat. Para lahat ng kasinungalingan itong mga artista, maano natin, masuplak natin. Walang sinisino-sino si Banat Bay, sabi ni Rudy Bunagang, kahit may death threat, oo nga eh. Pambirang buhay to. Dati walang ganyan, ano ba yun? Saya-saya ng buhay ko, nagagalit na suloy yung tatay ko sa akin. Sabi niya, ano ba naman yan, Bay? Anak, sabi pala niya, anak, ba't naman ganyan? Paano na pag wala na si Pangulong Duterte? Wala nang sasalo sa'yo. Ngayon nga, wala sumasalo sa akin eh. Yung NBA nga, hindi ko na alam kung ano nangyari. Sa totoo lang, hindi ko, eto ha. Ako, ordinaryong tao lang ako. Nagpunta ako doon. Ilang. Nagpunta lang ako doon. Ganun na yun. Pero si Catriona, iba ang kanyang ano. Okay lang naman yun. Palakpakan natin. Thank you sa mga NBI na nagtatrabaho. Pero kahit ganun pa man, sabi ko sa inyo, wala ako akong takot. Bakit? Eh kung namatay ako, palakpakan. Makakasama ko ng Panginoong Jesus. That would be the happiest moment of my life. To be with my Savior and my Lord. Okay? I'm not perfect. I'm not religious. But I'm saved by the grace of God. So, I'm happy. Pag nangyari yon. Kasi alam ko na the Lord Himself prepared a room for me. Mas maganda naman siguro dito sa room ko yun. Pambira kayo. It would be the happiest moment of my life. Sabi ko nga, biroan ko kay Mo, sabi ko nga eh, kasi alam niyo itsura nitong room ko eh. Sabi ko sa kanya, at least pag nandun, ang ganda na ng room ko. Baka mas malaki pa yung TV ko. At least yung TV ko doon, hindi yung, kasi yung TV ko parang diesel. Parang jeep yung TV ko eh. Yung TV ko, kailangan mo muna... Ay, nakalimutan ko i-on. Ino-on ko siya bago mag-live. Bakit? Mga isang oras siyang gaganon-ganon lang. Yung gaganon-ganon. Tapos after 1 hour, tsaka na siya magiging matino. Ganon ang TV ko. Kaya nga sabi ko, kung sakasakaling mapunta na ako sa ating Panginoon, siguro naman maganda ang TV ko doon. Diba? Kung hindi man, maraming pang kaligayahan akong magagawa doon. Nandun ang ating Panginoon. Puso mo, Lods. Sabi, salamat sa tapang at boses. Thank you, Ian Ramos, sa $5. Totoo ba yung topless na sinasabi ni Lucky Catriona? Di ba fake yun? Huwag yung pagkakalat yun, ha? Kasi pag kayo nagkalat ng fake, kahit pa ayaw niya si Catriona, fake pa rin yan. Pwede kayo madamay sa kaso, ha? Huwag niyo ikakalat yan. Please lang. At saka doon tayo sa totoo. Huwag tayong... Pag kahit kalaban, okay? Kahit kalaban, pag fake, huwag niyo ikakalat. Huwag ganon. Huwag tayong gumaya sa iba.
Not just a room, a mansion. Ay, amen. That's true, I agree. Kaya always remember that, mga kababayan, pag tayo dumadaan sa pagsubok, tayo dumadaan sa bighati, sakit, o karamdaman, o anuman, lagi nyo lang tatandaan na katabi natin ng Panginoon, at pag tayo namatay at hindi tayo pinagaling, may purpose ang Lord. Baka ayaw ka na niya magpagod dito at gusto ka niyang i-comfort doon sa langit. Ha? Just keep on calling upon His name. Ate Grace, salamat sa $5. Vlog ka pa rin doon, ha? Safe ka na doon. Ay, oo po. Kung pwede. Sige. Oy, Victoria, $100. You are amazing. Ha? Palakpakan. Ha? Oh, wag kayong mag-share nung ano, ha, yung pangalan nito, yung kay Catriona, ha, wag niyo i-share 'yon, baka fake news 'yon, masa cybercrime kayo. Anong say mo kay Sinas doon sa motor pool? Sinabi ko na yung kahapon, dalawang kwento 'yan. Ang kwento nitong isa may permit sila, ang kwento nito ni Sinas yung permit na yon hanggang ang tatay niya ay pulis pa. Ilang beses na daw silang sinabihan, hindi sumusunod. So, parehong may katwiran, okay? Although, yung approach ng isang pulis na aamba, mali yun, okay? So, dapat si General ba si Sinas? O basta si NCRPO Chief and Sinas, dapat mas magalang pa, okay? So dapat yun. Although, in terms of tama o mali, hindi ko masasabi yun. Korte ho magsasabi nun.